Kwentahan niyo rin kami, maliban sa napuntahan natin, ano pa ba yung mga ibang lugar na pinuntahan natin sa Unlisted? Sue? Okay, so yung ibang mga lugar po na pinuntahan namin, umikot-ikot kami sa Escolta, nagpunta kami ng Capiz, ito nga yung Rizal, at nagpunta rin po kami ng Samar. So yun yung mga lugar na diniscover namin ni Robin together na hindi din namin talaga in-expect lahat nung nakita namin. Hindi namin alam na ganun pala kaganda yung mga tinatago, parang hidden gems of each city that we went to. Each province na pinuntahan namin. So nagulat kami, and I'm sure na pag napanood to ng mga tao, magugulat din sila sa mga makikita nila. Robbie, ikaw, kamusta naman ang naging experience mo sa lahat ng mga pinuntahan natin dito sa Unlisted? Of course, when you go to a place, you have certain expectations. Lalo na kapag nag-research ka sa isang lugar. Pero iba yung research, iba yung makikita mo sa internet, iba yung makikita mo sa mga text, iba yung mararamdaman mo pag nandun ka na. So yun yung isa sa mga bagay na gusto kong sabihin sa lahat ng mga manonood ng Unlisted. It's one thing to look at one place and have those different stigma na kaakibat ng lugar na yun. Like itong Rizal, nagulat kami sa mga nakita namin doon mismo. It's just a few minutes away from the city and you can reconnect with your soul dito sa lugar na to. And invite everyone to please promote and go to Rizal as well. Ayan, may question dito si Manay Ethel. Of course, Manay Ethel. Manay! Robby, how would you compare this with La Cuachero? La Cuachero, Unlisted po kasi, we go to different places with those kinds of stigma. Yung parang, when ito, may mga misconceptions. Like for example, yung Rizal, ito yung hub ng mga insurgents. Pugan daw ng NPA. NPA, ganun. Sa Capiz naman, Aswang. Ang Aswang. So yung mga ganun. Gusto naming i-break yung myth sa mga yung mga connotations sa mga tao na yun. Sa La Cuachero, we go to places, popular places, kung saan-saan. It could be local, it could be international, but for this one, we're gonna go for local muna and promote the perfect tourism for the Philippines. And what kind of audience do you have in mind for this show? Well, the millennials, of course. Oh, bakit nag-English kayo lahat, hindi kayo nag-tap? Kasi po, sa iWant, we wanna tap the market, the world market, actually. May mga subtitle naman po lalabas yan in Tagalog. Later on. Po. At saka si Sugan. Yes, po. Sugan, you went to Escolta. Yes, po. Ngayon, this Escolta now. Sorry po. Ngayon, this Escolta now. Yes, the Escolta now. You should have seen this Escolta. Before, I'm sure it was really, really big. Pero ngayon po, there are still, na-preserve sila ng mga, yung mga old buildings, yung old theaters nandun pa din. They're trying to reconstruct, pero yung mga labas ng mga buildings, they keep the architecture to keep the prestige of the place. Hindi ako naniniwala. Some of them. Yung capital gagawin ng condo. Oh no. Actually, yun nga po yung isa sa mga issues na tinalakay namin with one of the tourism ambassadors or officers of the place. Yung iba, yung mga locals talaga nalulungkot sa mga nangyayari development. Pero siyempre, we have to ride with the signs of the times. Yung iba, they placed art and culture inside. They're trying to preserve what Escolta has been before. And why Rizal for your initial episode? Actually, we went on board na nakakasa na po yung mga places na pupuntahan. We can ask the executive producer or the producers of the show kung bakit po. Maybe we can ask the help of our bosses. Kelvin? Kelvin? Hello. Kelvin po. Nag-makeup pa po siya kasi alam po niya masa. Buti na lang natanong niyo po yan. Masayang yung makeup ko. Una pong episode namin is Rizal kasi ito yung pinakamalapit sa atin dito sa Manila. And hindi natin siya masyadong binibigyan ng attention. Like, tayong taga dito sa Manila pag nagbabakasyon, gusto natin mag-Boracay, mag-Bohol, mag-Cebu. Pero dito lang sa katabi lang natin dito sa Quezon City, less than an hour's ride away from here, meron ng napakagandang lugar na pwede natin i-enjoy. So, na-encapsulate niyo yung tema ng show namin na parang ito yung mga lugar na bigyan natin ng chances. Ito yung mga idagdag natin sa bucket list natin. Tagalin natin siya sa pagiging Unlisted. Kasi
maganda at maraming pwedeng puntahan sa mga lugar gaya nitong sa Rizal.